Napakalalim at napakagandang tanong yan. Vince, no? The question of when a person is ready to become a leader. Mm-hmm. The question of when a person can lead is not answerable by age. Okay. It is answerable by the heart. Hi guys, I'm Abcde Betonio and welcome to another video. I miss you. And as always, maayong adlaw. Now, election 2022 is fast approaching and like sinabi ko nung sa last video ko na, we should really exercise our right to vote because youth vote matters. But we should really be careful in choosing. Kailangan natin maging critical thinker in choosing kung sino man ang dapat maging leader sa ating community. Kaya for this video and as part of my leadership and civic segment, pupunta tayo sa DAS Maguindanao for a very, very special reason. Oh yeah! First travel video ko ba? Basta! Alam nyo kasi guys, sobrang sakto sa timing kasi I am going to Sultan Kudarat and nakita ko sa page ni Idol, Sir Pax, na meron siyang gagawin, meron siyang program sa community niya ngayon. So, why not puntahan natin? Magbabaka sakali tayong kausapin siya. Baka matsambaan, you know? So! Without further ado, kasi mag-iimpake pa ako ngayon, let us go! Ayan. Recording na? Ayun, recording na. Recording. Okay, hello everybody. So guys, we are traveling. Sama ko si Paul. He will be my cameraman right now. He is single. Boss, double time sa biyahe, boss. Char. Yung pupunta natin na person, hindi niya alam na pupunta tayo doon. We are going to ambush interview him. It happens na nalaman ko kung saan siya ngayon. Hopefully sana na makausap natin si Idol. Ayun guys. Now, this past few months, I've been working with a lot of youth leaders. And I've met so many public servants. But there is really one. Now there is really one that I really wanted to meet because he stood out kasi. He stood out. Di ba, Paul? Yeah. We know him. We know him through social media. And I'm really excited to meet him right now. Guys, it is worth mentioning na millennial siya. Or tama po, Paul? No, it's Gen Z. Oh, Gen Z. Being that type of leader in the Philippines. One of the leader in the Philippines na Generation Z. And I think meron na si Mayor. Oh, meron na. Ayun, meron na si Mayor. Kinakabahan na ako tuloy. And he has proven himself in the field of public service talaga. Ang galing-galing niya, guys. That's why I really look up to him. We've traveled all the way from Sarangani, Kiambasaragan province, here in Maguindanao, just to meet him. In the hope to meet him. Well, yeah, sana talaga ma-meet namin siya. Kinakabahan talaga ako ngayon. Sana hindi siya aalis agad. Para makausap natin siya ngayon. So, I'm really nervous. Nervous. Ang hindi po naging rason ang pandemic na ito upang hindi natin mabigay sa ating mga kababayan ang quality and excellent services that we can deliver. Naniniwala po tayo na dito sa bayan ng Datu at Dulasaki, we're not only here to deliver basic services. We are doing something. Si Vince from Sarangani. So, para sa inyo, anong klaseng leader si sir? Yan si mayor namin, simpleng tao lang. Pero yung kaming ordinaryong mamamayan tulad ko, isang farmer, malaki pong tulong niya sa amin kasi binigyan niya po kami ng pagkakataon na makapagtrabaho. Tulad ng initiative niya nasa planting sa saging, marami pong mga individual person tulad ng mga tidoday, Muslim, kahit Kristiyano, dun sa mga bundok na makapagtrabaho dito sa amin. Dati wala silang trabaho. Tulad ko, experience ko, yung naghingi ako ng tulong sa kanya na tulungan yung flower garden ko, yung maliit lang good. Hindi po siya nagdalawang isip na tulungan ako. Pinuntahan niya talaga ako sa bahay na hindi ko in-expect na bilang ordinaryong mamamayan. Puntahan kanya, bigyan kanya ng time paglaanan. Sabi ko, wow, grabe naman itong mayor namin. Kahit simpleng tao lang ako, pinupuntahan niya ako sa bahay. Grabe yung no? Hindi siya tumitingin lang sa in general. Like, gusto niya na kahit sa isang simpleng mamamayan na katulad mo, matutulungan at matutulungan niya sa kung ano talagang kailangan mo. It's genuine. So, yun. Minusap. Na kayo ay ang example mo. Yes, yeah, susundan natin si Mayor ngayon. Sa ceremonial seed plant. Kailan ng konting butas. Ayan. Nilagay lang siya. Opo. Tak
Kapan. Kapan. So yun ang hinihintay na lang natin si Mayor na matapos ang kanyang ginagawa dyan. Activity. Si Mayor, record ka na po. Yeah. Kanina pa. Ayun na. Ayun na kasi. Ang ginagawa pa si Mayor eh. Sige, go. Let's go. Excuse me po, Mayor. Ah, oh yes, yes. Hello, yeah. I am Vince from Sarangani Province po. Ah, yeah, Vince. Yeah, yes. I've been following you ever since po, Mayor. I'm really nervous. maraming salamat po. I've been following you po, Mayor. Welcome sa ating bayan. Kalimutan ko na eh. Hindi, okay lang. Yes, yes. Okay, Mayor. Opo. Can I just ask you 3 questions po? Bilis sure, na sure. Walang problema. Busy. Walang problema. Yeah. Opo. First question, Mayor. What do you love about being a public servant po? Oh, napakalalim at napakagandang tanong yan. Vince, no? The thing I love the most about public service is that I am given the opportunity to make a difference and deliver our dreams for the people. I love what I do because by doing so, I am serving the people and therefore serving God. Oh, really, Mayor? I'm very amazed. It's really wow, amazing. I'm overwhelmed talaga, Mayor. Maraming salamat. Another question, Mayor. If there is one social issue, what is that social issue po, Mayor, that you are most concerned of and how will you address it right here right now po? Yeah. Well, para sa akin, ang pinakamalaking sagot dyan ay yung health, okay. Kalusugan. Yeah. At sinaniniwala po tayo sa kasabihan na ang kalusugan ng ating mga kababayan ay kayamanan ng ating bansa. So ibig sabihin, health is our priority. Alam po natin sa panahon na ito, ang pandemic ay hindi biro. Everyone and the whole world is affected by it. Yun nga pala, last week, bumisita ang ating minamahal na Pangulo sa Isulan Sultan Kudarat. Siya po ay nag-open and he led the inauguration of the Sultan Kudarat Provincial Hospital. Dahil doon po, nakita po natin naging isang testimony that President Rodrigo Roa Duterte, the national government, at tayo po dito sa lokal na pamahalaan, we share the same vision of providing quality and excellent healthcare services for our people. We give emphasis to our mission of giving our people a chance to a better life. And by giving them opportunities and sustainable livelihood, dito sa ating bayan, napakarami ang magaling. Napakarami ang matalino, marami pong talentado sa atin. Yes. The only thing that needs to be done is to give them an opportunity and a venue to show them who they are and what they can do. Kasi alam po natin, kung tayong lahat po ay magtutulungan, malayo po ang mararating na ating probinsya. Let's just maximize the potential and let us make sure that everyone works together. Ibig sabihin nun, ang dalawa po ating priorities, healthcare at ang pagbibigay ng quality life. Wow, that's... Oh, I'm really wow. one thing po, Mayor. I am also a youth leader myself. Mm. And this is the question that I really wanted to ask you po. Yeah, yeah. Was it hard leading? How is it like po leading? At your age. Yeah. Alam mo, kung mahal mo ang ginagawa mo, walang mahirap. 'Di ba? You will find ways for you to overcome the challenges and the hard work. The secret to productivity is loving what you do. And para sa akin, mahal ko ang ginagawa ko kasi I am fulfilling my dream. And I have this sense of fulfillment na nagagawa ko ang gusto ko na nakakatulong. So napakalaking bagay ito sa akin because this is my passion. I am also a youth. And I also want to inspire others to be youth leaders as well. Kasi now is the time for you to take the lead. The question of when a person is ready to become a leader, the question of when a person can lead is not answerable by age. Okay. It is answerable by the heart. Kung ikaw ba ay may malasakit para sa bayan mo, kung ikaw ba ay may pangarap para sa bansa, at kung ikaw ba ay may kakayahan na ipaglaban ang kapakanan ng lahat ng ating mga kababayan. So ito po ang summary, willingness of the heart, yes. Diba? Readiness of the mind, and capacity and extent of services that we can deliver to our people. Pag nagawa po natin yan, malayo po ating mararating at masigurado po natin ang mas magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Wow! Thank you very much, Mayor. I know you have marami ka pang gagawin. Okay lang. Maraming salamat. Maraming salamat po. Invite ko kita. We'll have our merienda. Kasama na ating mga kasamahan. Thank you, Mayor. Maraming salamat, Vince. Thank you. That is my idol. There you have it, guys. Na-meet. Nakausap pa talaga natin si Mayor Pax kanina. Grabe. I'm just very happy, you know. And witnessing it firsthand, no, I can say na
totoo talaga yung nakikita ko sa social media that he is a kind of leader who has the dream and the heart for the people. And of course, he has the capability of realizing that dream, no? Worth it ang biyahe ko dito. And hindi ako nagkakamali na si Mayor yung nilook up ko. That is it guys, I am Abcde Betonio. See you on my next video. I forgot to ask Mayor if we can do another interview with him. Siguro next time.